mga best! Welcome to my channel! Ngayon ay magluluto tayo ng tokwa at baboy, mga best. Okay, ang mga ingredients natin ay siyempre, ang tokwa o tofu. Yan, pork belly. Hinugasan na to, tanggal ng balat. Okay. Sibuyas na may dahon. Lemon. Saysas. At saka langis o mantika pag pipirituhan natin. At saka asin. Napakasimple lang ng ating gagawing recipe. Huwag nating pahirapan ang ating mga sarili, mga best. Laging nakakalimutan ang paminta, mga best. Unawain, tao lamang. Okay, una natin gagawin ay pakukuluan ko ang ating karneng baboy. Lalagyan natin ng asin, ng tubig. Siyempre, magtataka kayo kung bakit ko pakukuluan ang karneng baboy. Para medyo iwas-iwas sa mga taba-taba, mga best. Pero, pwede rin naman na hindi nyo pakuluan at direct na iprito ang ating karneng baboy. Depende sa inyo, mga best, kung anong inyong nagugustong gawin. Ito lang ay pinapaliwanag ko dahil ito ang aking ginagawa. Habang hinihintay natin kumulo ang ating karneng baboy, paglalagaan ng karneng baboy, ating umpisahan ang ating tofu. Gagawin natin ngayon ay to, diyan ka muna. Papakulo tayo ng mantika. Yan, mga bes. Okay. Wait natin siyang kumulo. Uminit. Okay. Ito ang technique natin para medyo hindi masyadong matubig ang ating tokwa, mga bes. Yan. Kakat lang natin siya ng ganyan. Hindi kasama ang daliri sa recipe, mga bes. O, yan. Tapos, i-slice natin. Maselan to, kaya dapat dahan-dahan dahil madaling masira ang ating tokwa, mga bes. O, yan. Ganyan lang kalalaki. Tatlong slice. Okay, lalagyan na natin ng langis. Mantika. Okay. Yan. Okay na yan. Habang hinihintay natin ang pagpapainit ng ating langis, huhuwain uli natin sa tatlo. Tapos, isa, dalawa, tatlo, apat. Okay. Yan. Ganyan lang siya, mga best. Paulit-ulit lang natin gagawin sa mga natitira pang tokwa. Simple-simple lang to, kayang-kaya nyong gawin ang aking niluluto, lalo na sa Pilipinas. Mura lang ang tokwa, mga best. Okay, try natin, mga best, kung mainit na, di pa masyado, wait pa natin ng konti. A few moments later. Okay, mga best, try natin. Yan, wari ko, ready na ang ating yan. O, kita nyo, mainit na, ingat-ingat, mga best. Okay, mga best, dahan-dahan lang ang paglalagay. Kita nyo naman, baka magtilabsikan, kasi siya ay matubig. Medyo maselan to, mga best, dahil malambot ang tokwa, kaya kailangan ng mahabang pasensya. Okay, hintayin natin siyang mag-golden brown ang bawat side ng ating tokwa. Yan. At ngayon naman ay kumukulo ng ating tubig para sa ating pork belly, mga best. O, yan. Okay. Yan. Hayaan lang natin siyang kumulo ng mga 10 minutes to 12 minutes, mga best. Uutay-utayin natin balikin, mga best. Kita niya, oh, nag-golden brown na siya. Yan. Dapat ganito lahat ang kalalabasan, mga best. Huwag magmadali dahil ito ay madudurog, mga best. Hinay-hinay lang. Matrabaho siya pero masarap, mga best. Okay lang na hindi pare-pareho ang size. Okay, mga best, kagaya nito, ito ay ready na. Yan.
Okay mga best, after 12 minutes, ready na. Kaya naman. Okay mga best, ito naman ang ating gagawin sa ating karneng baboy. Matapos nating hugasan ang ating inilagang karne, ito ang mangyayari mga best. Gigrill lang natin dito siya ng walang mantika mga best yan. Tatakpan natin mga best. Yan. 5 minutes later. Okay mga best, tingnan natin. O, kita nyo? Nagmamantika na siyang mag-isa. Okay mga best, luto na. I-off na natin ang kalan. Hayaan natin ng mga 1 minute sa loob. Okay. Tingnan natin mga best. Yan. Crispy na. Kita nyo na. O yan. Nagtilabsi ka na. I-off na natin ang kalan. Yan. Okay. Okay mga best. Kita nyo naman. Wala tayong nilagay na mantika. Kaya naman. Siya ay nagmantika mag-isa. Ang una natin gagawin ay ang ating lemon. Yum. Kung wala naman kayong lemon, pwede naman ang kalamansi, mga pes. Huwag pahirapan ang mga sarili. Ginagamit din ni lemon dahil wala din ng kalamansi. Yan. Okay. Gagawin naman natin ang ating onion. Ito ay hinugasan ko na kaya naman. Hindi kasama ang daliri, mga bes. Lalagay na natin sa ating bowl, mga best. Okay mga best, ilalagay na natin ang ating sibuyas. Okay, lalagyan natin ng kalahating cup ng toyo, mga bes. Yan. Okay, kalahating cup po ito, mga bes. Ito ay isang lemon. Tingnan natin kung gaano siya kadami, mga bes. Oh, kalahating cup din. Kaya naman.
Okay, mix natin. Lalagyan natin ng konting asin. Okay, mix ulit. Pwede nyo tikman, depende sa inyo kung anong inyong mga panlasa, mga best. Lalagyan natin ng konting asukal, mga best. Halo ulit. Ngayon naman, ang ating ilalagay ay ang ating paminta. Okay, matapang ito kasi siya ay buo na dinuduro at the moment. Ayan. I-set aside natin muna ito at ating hihiwain ang ating karne. Okay mga best, ito na ang ating crispy. Pakinig nyo mga best, yan. Okay mga best, finished. Ilalagay na natin. Haluin ang haluin ng mag-mix ang mga lasa. Try nyo to, promise mga best. Di kayo magsisisi sa inyong pagod. Pag may tiyaga, may tukwat baboy mga best. Wow! Sasarapin. Hayaan lang nating mamarinate sa kanyang sauce. Pwede nyo tong ulam. Matapos ang ating mahabang oras sa pagpiprepare ng tokwat baboy. Kaya naman, favorite time. Tikman na natin, mga best. Masarap. Tamang asin, tamang alat. Medyo maanghang-anghang ng paminta. Kaya naman, magawa na kayo, mga best. Promise, sasarapin. Crispy ang karne. Crispy din ang tokwa. Kaya naman, perfect. Masarap, maubos ko ito. Okay mga best, salamat po sa sumusuporto sa Madeline's Kitchen. Bago ko po makalimutan pala ay shoutout kay Brixton. Baka naman gusto mong tikman. Okay, please don't forget to like, share, and subscribe po mga best. Ingat po tayong palagi. Bye bye, see you next vlog.